Naglagay ng pera ang lalaki sa kanyang pantalon upang subukin ang katapatan ng kanyang bagong labantera. Subalit magugulat siya sa gagawin nito. Maligayang pagbabalik, mga kadagit. Samahan niyo akong muli sa isa na namang napakagandang kwento. At syempre, kung bago ka pa lamang, ay china-challenge kita na gawing gray ang kulay pula sa baba at pati na rin ang pagkalimbang ng kampana. Kaya tara, simulan na natin. Manang, pwede po bang pakilaban itong pantalon ko? Utos ni Jeremy sa kanilang bagong labanderang si Manang Berna. Agad namang kinuha ng may katandaan ng babae ang kanyang pantalon. Sige po sir, kung kailangan nyo na po ngayon ay pwede ko naman pong unahin ito para matuyo din agad, sabi pa nito. Naku, hindi pa naman ho, bukas ko pa naman ho yan gagamitin. Isabay nyo na lang ho sa iba pang pantalon. Sige po sir. Sinunda ni Jeremy ng tingin ang nasabing labandera. Ilang araw pa lamang itong nag-i-stay in sa kanila dahil kaalis lamang ng dati nilang tagalaba. Paano'y pinalis niya ito dahil nagawa silang pagnakawan sa kabila ng kabaitang ipinapakita ng kanilang pamilya. Kaya nga ngayon ay naisip ni Jeremy na subukin na hanggat maaga pa ang katapatan ni Manang Berna. Nilagyan niya ng 1,000 ang bulsa ng pantalong ipinapalaban niya rito. Titingnan niya kung ano ang gagawin nito. Tamang-tama dahil noong nakaraang linggo lamang ay nagpalagay na sila ng CCTV sa bawat sulok ng kanilang bahay dahil dumadami na ang nababalita nilang pinapasok ng mga kawatan. Nagpunta siya sa kuwarto nilang mag-asawa kung saan naroon din ang monitor na kinakabitan ng kanilang mga CCTV at doon ay pinanood niya ang ginagawa ni Manang Berna. Nakita ni Jeremy na nagsisimula na itong maglaba ngayon ng mga pantalon na mabusisi muna nitong hinahawhawan pati ang mga bulsa upang talagang malinis nito ang mga damit. Sa wakas ay ito na ang plano. Nakita na ni Manang Berna ang 1,000 papel na inilagay ni Jeremy. Kinakabahan siya sa gagawin nito. Nakita niyang nagpalingalinga muna ito sa paligid at tiningnan kung naroon pa ba siya bago nito ibinulsa ang kanyang pera. Napailing na lamang si Jeremy. Mukhang kailangan na naman niyang maghanap ng panibagong labandera dahil pakiwari niya ay hindi rin mapagkakatiwalaan si Manang Berna. Lumabas siya ng kuwarto. Nagtungo si Jeremy sa salas upang doon na lamang hintayin si Manang Berna para masabi niyang maaari na itong umalis. Inihanda na rin niya ang sahod nito para sa 3 na ipinagtrabaho nito sa kanila at dinagdagan na rin niya ito ng pamasahe para makauwi. Nanghihinayang si Jeremy dahil akala niya ay magtatagal na sa kanila ang matanda. Napakahirap pa man ang humanap ngayon ng kasambahay, ngunit mas gusto niyang makahanap ng tapat kaysa pagsisihan niya. Sa huli, nang makarating siya sa kanilang salas, ay naupo siya sa supa. Kaya lang ay napatayo ulit siya nang maramdamang may matigas na bagay siyang inuupuan. Cellphone pala iyon ni Manang Berna. Eksaktong biglang tumunog iyon nang akmang pupulutin iyon ni Jeremy. Kaya naman hindi sinadyang nakita niyang napakarami ng missed calls ng anak nito. Sa pagtataka niya ay binuksan niya ang text message nito at binasa. Doon niya nalaman na nasa ospital pala ang apo ni Manang Berna ngayon. Kaya siguro niya nagawang kunin yung 1,000, sambit ni Jeremy sa sarili. Ngunit sa kabila noon ay hindi pa rin nagbago ang isip niyang tanggalin ito at maghanap ng bagong labandera. Sa wakas ay natapos na si Aling Berna sa paglalaba mula sa likod bahay na kanilang nagsisilbing laundry. Ay nakita niyang pumasok si Manang Berna. Binati pa siya nito nang makita siya. Naku sir, akala ko'y umalis na ho kayo. May nakita po pala akong 1,000 sa pantalon niyo. Ibibigay ko sana sa asawa niyo.
biglang saad ni Manang Berna. Gayong akmang kukunin na ni Jeremy ang sobring ibibigay niya sana kay Manang Berna bilang bayad. Nagulat siya, ang buong akala pa man niya ay malikot din ang kamay ng matanda. Pero mukhang nagkamali pala siya ng panghuhusga rito. Salamat o Manang, tanging nasabi ni Jeremy bago kinuha ang inabot na 1,000 nito. Manang, pasensya na ho. Tunog ko kasi ng tunog ang cellphone nyo kaya binuksan ko na. Nakita ko yung message, baka kasi emergency eh. Ani ni Jeremy. Nasa ospital pala ho ang apo nyo? Tanong niya ng puno ng awa sa matanda. Naku, oo sir eh. Nadali ho ng dengue kaya nga po kumakayod ako ngayon. Ayos naman po ang apo ko. Nagpapagaling na. Kaya lang ay hindi pa may labas ng ospital dahil wala po kaming pambayad sa bill. Sagot pa ni Manang Berna. Napatango naman si Jeremy. Kinuha niya ang sobring inihanda niya kanina at isinama roon ng 1,000 pisong isinauli sa kanya bago iyon inabot sa matanda. Ito ho, Manang Berna, paunang bonus nyo dahil hanis kayo. Sana po ay makatulong sa apo nyo. Nakangiting sabi ni Jeremy at dahil doon ay tuwang-tuwa naman si Manang Berna. Sa wakas at mukhang nakahanap na sila ng labanderang mapagkakatiwalaan at tatagal sa kanila. Kaya nga dahil sa sobrang tuwa ni Jeremy dito kay Manang Berna ay hindi ito nagdalawang isip na tulungan ito sa maraming mga bagay. Pinag-aral ni Jeremy ang apo ni Manang Berna nang walang kahit anong hinihinging kapalit. Tinaasan din ni Jeremy ang sahod ni Manang Berna at talaga namang mahal na mahal at napamahal na si Jeremy sa matandang iyon. Itinuturing niya na itong kanyang nanay dahil talaga namang hindi lang pagiging labandera ang ginagampanan ni Manang Berna kundi para na din itong ina na lagi nagpapaalala sa kanya na mga dapat niyang gawin, pagpapayo at ito ang natatakbuhan niya kapag meron siyang problema. Di kalaunan ay nakapagtapos na ng pag-aaral ang apo ni Manang Berna at doon niya ay naging maayos ang buhay ng pamilya ni Manang Berna. Ito ay patunay ng bunga ng pagiging mabuti at katapatan ng kanilang lola na si Manang Berna. Nagpapasalamat si Jeremy dahil talaga namang ibinalik ni Manang Berna ang tiwala ni Jeremy sa tao. So once again, this is Dagit TV. Hindi ito isang kwento lamang, kundi ito ang magbabago ng pananaw mo sa buhay. Dagitin mo magandang aral ng buhay at lilipad ka na parang ibong matiwasay sa langit ng tagumpay. Samahan niyo akong muli sa susunod na video mga kadagit.